Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Kasama ni Maria na ipinaglihing walang sala, magpasalamat tayo sa Diyos sa ating katedral, ang inang simbahan ng ating bansa at tanda ng pananampalataya at katatagan ng diwang Pilipino. Manalangin tayo ng ating pagtitipon sa hapag ng Panginoon, tayo'y mapalapit kay Kristo, ang buhay na bato at sa kanyang pamamagitan, tayo'y maging banal na templo ng Diyos. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan. Daniya, pinupuri ka namin, ipinagdarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupundi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoong Diyos, sari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo. Itong naanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan.
upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito. Panginoong Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako at sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo. Ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo? Gayunman, tinggi ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Tinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabing na ang pangalan ninyo'y mamamalagi dito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa puok na ito. Tinggi ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Tinggi ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mo, sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, papurit buhat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak, may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin, Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, iyong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo kaysa isang libong araw na sa iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masasamang tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia.
isa sa kanila ang templo. Magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtaob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito. Itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinasabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Sa panahon natin ngayon, bihira na tayong makasaksi at makalahok sa pagtatalaga ng isang simbahan o tinatawag na dedication of a church. Kadalasan, ang naipagdiriwang na lamang natin ay ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga ng isang simbahan or anniversary of the dedication of a church. Mayroon po tayong 3 malalaking kapistahan ng pagtatalaga ng ating sinusubaybayan. Ang una po ay ang kapistahan ng pagtatalaga ng Lateran Basilica sa Roma. Nitong nakaraang November 9, ipinagdiwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga ng Lateran Basilica sa Roma. Ipinagdiriwang ito ng buong simbahan sa buong mundo. Ito'y tanda at simbolo ng ating pagkakaisa bilang isang simbahan. Napakagandang simbahan itong Lateran Basilica sa Roma. Sa harapan ng simbahang ito, may nakalagay na titulong ina at pinuno ng lahat ng simbahan sa lungsod at sa buong mundo. Sa English po, Mother and Head of all the churches in the city and the world. Bukod sa pagpaparangal sa ganda at katanyagan ng gusaling ito, makita nawa natin ang ganda ng tunay na kahulugan ng simbahan.
tayo. Tayong lahat ang bumubuo sa simbahan. Tayong lahat ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Tayo ang simbahan. Ang simbahan ay higit pa sa isang gusali. Ang simbahan ay buhay dahil tayo ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Kung ang unang kapistahan ng pagtatalaga ng simbahan ay ang Lateran Basilica sa Roma na ipinahihiwatig ang buong simbahan o Universal Church, ang ikalawang kapistahan ng pagtatalaga ng simbahan na ating sinusubaybayan ay ang local church sa atin dito sa Maynila ngayong araw ito. Tuwing December 10, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Ito ang mother church natin sa Archdiocese of Manila. Ang ikatlong kapistahan ng pagtatalaga ng simbahan na ating sinusubaybayan ay ang parokya kung saan tayo kabilang. Sa atin dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ipinagdiriwang ito tuwing September 28. Inaalala na lamang natin ang pagtatalaga sa isang simbahan. Ano po ba ang nangyayari kapag ang isang gusali o simbahan ay itinatalaga para sa Diyos, idinededicate para sa Diyos? Sa rito ng pagtatalaga ng isang simbahan, kapansin-pansin ang mga ginagawa natin sa pagbibinyag. May pagkakatulad ito. Tulad na lamang ng paggamit ng banal na tubig sa pagtatalaga ng simbahan. Naway maalala natin ang tubig na ginagamit sa ating binyag. Ang tubig na ibinuhos sa atin para mahugasan ang ating mga kasalanan at para maging tunay na anak ng Diyos. Ang krisma o banal na langis ay parehong ginagamit sa pagbibinyag at sa pagtatalaga ng simbahan. Sa binyag, pinapahira ng krisma ang bunbunan ng binibinyagan. Sa pagtatalaga ng simbahan, ang dambana o ang altar ay binubuhusan ng krisma. Pati na ang mga haligi sa gusaling ito ay pinapahiran dito. Ito'y tanda na tayo'y para sa Diyos. Ang bahay dalangin ng ito ay para sa Diyos. Tulad ng puting damit na isinusuot sa mga binibinyagan, ang puting mantel na inilalagay sa altar pagkatapos mabuhusan ng krisma ay tanda ng pagsuot natin kay Kristo. Dito'y nananahan ang Diyos. Sa binyag, tinatanggap din natin ang ilaw ni Kristo. Gayon din sa pagtatalaga ng simbahan, parehong ilaw ni Kristo ang inilalagay sa bawat selebrasyon nito. Dito nakikita natin ang ugnayan natin sa simbahan. Tayo ang buhay na bato ng simbahan. Binubuo natin ang simbahan. Tayo ang katawan ni Kristo. Sa ating narinig na mabuting balita ngayon, ang totoong templo ng Diyos ay ang bawat tao. Tayo po ang tunay na tirahan ng Diyos. Patuloy nating hanapin ang Diyos sa ating kalooban at sa kalooban ng ating kapwa. Patuloy nating pabanalin ang tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod at pagmamahal sa ating kapwa. Nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Tumayo po tayo. Sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan ating sasambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon,
tinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Panandalian tayong manahimik para ipagdasal ang ating mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Pati puso namin isip, inataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inaalay dito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalangingang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong espiritu na may kapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo
palagi nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, O sana sa kaitaasan, O sana, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana, O sana sa kaitaasan, O sana, O sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ating dasalin ang itinuro sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
a home for her brood, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. In your altars, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness dawns and skates. Behold, my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan, at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Parish-wide Advent Recollection mamaya, December 10, 2024, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan, na may temang mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Reverendo Padre Rufino C. Siscon Jr., Bishop Elect of the Diocese of Balanga, Bataan, and Rector Parish Priest Quiapo Church. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais, bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang kami pananahan ng iyong kagandahang loob, at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. O Panginoon, aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Tapos matayahan ay sagunsag ng ang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.